Hello guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And ngayon guys, is may tuturo ako sa inyong tricks. So tricks to kung paano patagalin at gawing makunat ang battery ng cellphone nyo. So may bago na naman tayong tricks guys na kahit paano is makakatulong para mas mag-improve, mas tumagal malobat at kumunat yung battery ng phone nyo. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayo mag-skip para malaman nyo at masundan nyo yung gagawin natin pasunod-sunod. Simulan na natin. Pagkatapos ng aking intro. So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at aga-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Alam ko guys, lagi kayo na may problema kasi mabilis malobat kahit anong gawin yung charge, kahit overnight charging pa yan, mabilis pa rin malobat. Kahit malaki na yung battery milliampere niya, kahit sabihin pa natin 6,000, 7,000 milliampere, pag marami naman yung application, maraming tumatakbo sa background, talagang mabilis malobat yan. At depende na rin yan guys sa brand. May mga brand kasi ng cellphone na talagang makunat yung battery nila. Depende pa rin sa pagkakagawa ng battery. Kasi may mga battery talaga na minsan factory defect, kaya minsan mabilis malobat. May mga battery naman na kahit walang battery saver is makunat. So yun guys, may tuturo ka sa inyong legit application na talagang makakatulong sa inyo kahit papano na mag-improve, mas tumagal malobat at kumunat ang battery ng phone nyo. So magsimula na tayo. Una natin gagawin guys, punta tayo sa Play Store. Click natin tong Play Store. Click natin yan. Then punta tayo guys sa search engine ng Play Store. Click natin yung search engine. Then i-search natin yung battery manager, battery saver life. Yan yung i-search natin. Battery manager, battery saver life. Search natin. Then ito siya guys. Click natin. Ito yung hahanapin nyo sa Play Store. Battery Manager, Battery Saver Life. Guys, meron na siyang 50K plus downloads, 4.6 stars, 475 reviews. Itong application na to guys is kaka-release lang noong March 2021. So bago pa lang siya. Then kung makikita nyo yung ratings niya, meron siyang 4.6 ratings. Ibig sabihin guys, talaga marami nag-rate sa kanya. At kung magbabasa naman kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yan guys na talagang satisfied yung nag-download itong application. So ang gagawin natin guys, una, i-download muna natin at i-install yung application. Then halimbawa na-download yun at na-install, huwag muna kayo mag-skip sa video kasi may papaliwanag ako sa inyo kung paano gamitin itong application para mas tumagal at kumunat yung battery ng phone natin. So halimbawa na-download yun at na-install, punta lang kayo sa application. So ito siya. Ako manager yung nakalagay. Click natin. Nakalagay dito, allow ako manager to access photos, media and files on your device. Click lang natin guys yung allow. Then lalabas yan, allow ako manager to access this device location. Click natin yung while using the app. Then ito yung makikita nyo, battery manager nakalagay. Click nyo lang yung start. Click natin. Then pag na-click na natin, lalabas ito yung one-click optimization. Click natin yung arrow lang dito. Hanggang sa madirekta tayo sa dashboard. So yun guys, kung makikita nyo, lumabas yung change system settings. Nakalagay, battery manager needs to change system settings. Access so that battery manager can adjust screen brightness. Click lang natin yung allow. Then i-on natin yung allow system setting modification. I-on natin yan. Then pag na-on na natin guys, i-back lang natin. So yun guys, yan yung dashboard ng application. So una pa lang, makikita mo kagad yung battery percentage ng phone mo. Then dito mo makita guys yung tools like battery check, control charging, manage apps, energy saving. Sa information naman, dito mo makita yung voltage, temperature, level, then in use, in sleep mode, with current power consumption. Then dito mo rin pwede ma-access yung mga Wi-Fi, LAN, mobile data, Bluetooth, and so on and so forth. So quick access siya para hindi ka na pumunta sa settings ng phone mo. So yun guys, paano nga ba ito gamitin para gumana at tumagal malobat yung cellphone natin? Ang gagawin natin guys,
pumunta tayo sa energy saving mode sa tools. Okay? So, dito sa tools, pumunta tayo sa energy saving mode. Click natin itong energy saving mode. Then, pag click na natin yan, meron ditong tatlong mode. Yung energy saving mode, ultra energy saving mode, at custom mode. So, mamimili ka lang kung anong mode yung pipiliin mo para mas makatipid ka sa battery ng phone mo. Sa tatlong mode na to, ang ma-access mo lang dito guys is dalawa lang. Yung energy saving mode at custom mode. Kasi sa ultra energy saving mode, dapat naka-premium ka dito. Kasi yung ginagamit natin ngayon is free version lang. So walang bayad. Kaya may ads. Pero kung gusto nyo guys, walang ads, tapos gusto nyo premium, pwede kayo mag-upgrade. Pero para sa akin, kahit hindi na, ang importante, meron siyang energy saving mode. So ang gagawin lang natin guys, i-on lang natin to. So i-on lang natin. Then pag in-on na natin yan guys, automatic, mapapansin nyo kung kayo ang may hawak ng cellphone, yung screen brightness niya is bababa. Then yung battery talaga guys is kukunat kasi nga tinitipid niya yung pag-consume ng battery sa cellphone natin. So napakalaking tulong nitong energy saving mode kasi talagang may extend yung battery life ng phone mo. Dito naman guys sa custom mode, ikaw yung magde-decide kung ano yung pagkakaset ng settings, kung ano yung i-off or ano lang yung i-on. Click mo tong edit, then ikaw dito yung magko-customize kung ano yung gusto mo, kung yung wifi ba is naka-on or off. Yung bluetooth, location, brightness, sleep. Then meron din dito ng normal mode sa sound. Do not disturb, mute. So ikaw yung magko-customize kung ano yung pagkaka-setup ng settings sa phone mo. Kumbaga ikaw yung magde-decide. Kaya tinawag na custom mode. Pero kung gusto mo naman mas makatipid, syempre, kailangan natin sundin yung energy saving mode. I-on lang natin 'yan at automatic may extend talaga at kukunat yung battery ng phone natin. Kasi dito sa energy saving mode, may naka-automatic setup na siya na pag in-on mo to, lahat ng mga nagko-consume sa background na application is talagang titigil at yung mga running apps is mawawala. Hindi pwedeng maglaro ng high performance sa mga online games kasi nga, syempre tinitipid ng application yung battery para mas tumagal malobat yung cellphone natin. So kayo na lang bahala guys kung anong pipiliin nyo, kung energy saving mode ba or custom mode. Ngayon guys, para mas tumagal at kumunat yung battery ng phone natin, i-click natin tong optimize. Pag-click na natin tong optimize, lahat ng mga running application sa background, lahat ng mga unnecessary files, matatanggal yan. Automatic, pag natanggal yon, mas tatagal malobat at kukunat yung battery ng phone natin. So click natin tong optimize. Then automatic guys, sinesearch niya or ini-scan niya yung mga application na talagang nagko-consume sa ating cellphone. So tatlo yan, app optimization, system battery consumption, and detail on battery consumption. So lahat ng application, lahat ng mga files, isi-search niya para malinis at para matanggal yung mga files na nagko-consume talaga ng sobra-sobra sa battery natin. So sa app optimization, naka-check na. Ibig sabihin tapos na. Sa system battery consumption, check na rin. Then automatic, so, nakalagay dito 2 items found. Nakahanap siya ng dalawang nagko-consume ng battery. So ito yon, yung wifi natin kasi nga naka-on yung wifi. Then sa brightness, sabi dito reduce brightness. So yun yung nire-recommend niya na para mas makatipid pa tayo sa battery ng phone natin, i-off natin yung wifi or i-deactivate. Then magbawas tayo ng brightness. I-reduce natin kasi nga baka malakas yung brightness natin. So napakalabit itong application. Automatic, nakalagay dito. Automatic na optimize niya na yung mga application sa ating cellphone. Ibig sabihin guys, mas makakatipid na tayo, mas kukunat na at talagang tatagal malobat yung battery ng phone natin. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, TechPH, thank you and God bless all.